So, welcome to my channel again. Ang pag-usapan po natin, guys, i-continue natin yung mga educational videos natin. At ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol sa problema ng matres. Yung mga karamihan na problema at mga questions nyo sa mga comments. At maraming nagtatanong sa mga problemang to. So, number one, yung pabaliktad na matres. Yun yung retroverted uterus. At yung patabingi, yung anteverted uterus. So yun, ang retroverted tsaka anteverted uterus, pareho lang naman yun, ang problema lang doon at management doon, yung position natin pag halimbawa mag-love making. So kung napanood nyo po yung videos ko na retroverted uterus, andun yung mga tips na mga positioning. Ililink ko po dito sa description box yung video na yon. At pareho din yung sa anteverted. At meron ding nagtatanong na manipis daw yung matres nila. May mga result ng mga ultrasound na nagsasabi na thin endometrium. Yun yung part ng matres natin, yung endometrium. So, thin endometrial lining. At ang management dyan, guys, may binibigay ang mga doctors na pills para pampakapal sa matres, yung part ng matres natin na yun. At usually, mga progesterone. Kasi pag manipis kasi yung matres natin, may posibilidad na magkakaroon tayo ng failed implantation. So, halimbawa, kung may nabuo man na may na-fertilized na egg na tayo at mabubuo na yun na baby, minsan, failed implantation, hindi siya makakapit dun sa matres natin kasi manipis nga. So, ang ginagawa ng mga doctors, nagre-reseta sila ng mga pills. Usually, progesterone, yun yung magpapakapal sa matres natin. Tapos, pangatlo, yung mababang matres. Sa medical kasi, guys, wala naman talagang mababang matres. Yung mga retroverted, anteverted, yung mga ganun lang. Pero, parang meron naman talaga kasi sa experience ng mga nakakarami, madami talagang may mababang matres. At ako nga rin, isa ako doon. So, kung napanood nyo yung video ko na hilot, ililink ko rin yung video dito sa description box. Kasi based on my experience, ayun, nagpapahilot nga rin ako. So, yung mga hindi nakakaalam na nagka-miscarriage ako, and then after 2 months na buntis ako ulit, first na menstruation ko after nung nakunan ako, nagpahilot ako. So yun, andito sa video na to, so panoorin yun, ililink ko dito sa description box. So yun lang, guys, yung mababang matres, ayun, kailangan din natin talagang magpahilot kasi nung high school nga ako, nagregla ako ng isang buwan and then hospital ako. Walang nakita sa ultrasound, 2 times akong nag-ultrasound. So, wala silang nakita hanggang sa pinahilot ako. So, yun, tumigil yung pagre-regla ko. So, naniniwala rin talaga ako sa hilot. Tapos yun, pag halimbawa, magpapahilot po tayo, best po, guys, 1 week after nung menstruation natin para, ayun, parang bumalik muna sa normal yung ano, matres natin. Wala mo nang regla. So, ayun, best 1 week after ng menstruation. Dun, after kong nakunan, and then first na menstruation ko, and then after a week ng menstruation kong yun, nagpahilot ako. And then, yun nga, guys, I continue pa rin yung mga vitamins, prenatal vitamins. Ayun, 2 months lang nabundis ulit ako. Although, sabi nila, guys, nasa, sabi kasi nila, kung nabuntis ka na o kaya nakunan ka na, mas mabilis na daw yung pagbubuntis mo ulit. So, andun na rin, guys. So, gagawin pa rin natin lahat ang best natin para sa pagbubuntis natin, guys. So, yun lang, guys. At sana nakatulong ang video na to sa inyo. And thank you so much for watching. See you again. Bye-bye.